kuchilyo. Sinisiguro ko lang na talagang matalas na ito, Dubina. Para hindi ako madehado sa paghaharap namin ni Rufo. Sabi niyo ayaw na kayong isama ni Chief sa paghahanap kay Inay. Oo nga. Kaya kikilos ako mag-isa. Tay! Naniniwala ako sa'yo, anak. Totoo na kita mong pumasok ang inay mo sa bahay ni Rufo. Malamang po, naroon pa si inay hanggang ngayon. Kaya nga magsasagawa ko ng sarili kong pagkilos para mabawi kong inay mo. Sumama po kaya ako sa inyo? Una, mag-usap kami ng lalaki sa lalaki ng gumagayuma sa inay mo. At kung magkakainitan kami, hindi ko sa urungan, patay kong patay. Wala ka masawa, Rufo. Sagat na mo yan. Kailangan mo rin tigit sa pagsasawa niya ang kinilang. Ayaw ka, Rufo. Pabasaw. Si Dario. Sobel, lumayo ko sa kanya. Rufo, Rufo, tulungan mo ako. Kasama ka sa akin, Paul. Hindi. Papawin kita sa kampo ng demonyo yan. Hindi mo ako. Ito kong asawa po, Dario. Bitiwan mo siya. Hindi na ako sasama sa iyo. Ayaw na sa iyo, Isabel. Ako na ang gusto niya. Hindi. Ginayuman mo lamang siya kaya naumanin siya sa iyo. Hayop ka. Hoy. Hindi mo ko kayang sindakin sa patalimong yan, Dario. Pabayaan mong mayuwi ko, Isabel. Kung ayaw mong patayin kita. Hindi mo mababawi sa akin ang asawa mo. At akin si Isabel. Bitiwan mo ha? Asawa ko. Yun. Hoy. Hindi ka tinablan ng patalin. Hindi ka malang nagalusa man sasabihin kita. Kampot ka nga ng demonyo. Lumayas ka na kung ayaw mong ikaw ang tundasin ko tayo. Lumayas! Kasaysayan, pangabog, sa linggong ito, sa isa na naman, gabi ng laki. Napakasakit, Chief. Napakasakit. Naiintindihan kita, Dario. Sa halip na sumama sa akin ang asawa ko, yumaka pa siya kay Rufo. Pasapasa ang mukha mo. Hindi, oo, walang alaga sa akin ang ginawang panggugulpi ni Rufo sa akin. Ang pag-agaw niya sa asawa kong higit na masakit sa amin. Ipag-agaman kita. Hindi na, Chief. Tinara ko sa sakyan mo na bakit ang napadaan ka rito sa highway dahil hindi ako papayag na maagaw ni Rufo sa akin ang asawa ko. Iaatid muna kita sa inyo bago ako magpunta sa kinaroroonan ng asawa Chief, ko. Chief, sasama ako sa iyo. Dario, ikaw na rin ang nagsabing may kapangyarihan si Rufo. Hindi ako natatakot sa kanya. Pero Dario, handa ko itay ang buhay ko. Mabawi ko lang asawa ko kay Rufo. Shana! Ano ka nang... Kontento ka na ba ngayon, Chief? Ha? Naghanap nga ako sa loob at labas ng bahay mo. Pero... Pero... Bandi mo'y tuloy. Pero... Hindi mo talaga nakikita si Isabel, ha? At hindi mo siya makikita dahil wala rito babaeng yun. Si Mari Carupo! Dario! Diyan ka lang sa loob ng sasakyan. Chief, malamang itinayo niya ang asawa ko. Rufo, kapag hindi mo inilabas si Isabel, magkakahiyaan tayo rito. Gawin mo ang gusto mo, Chief. Nakapag-orasyon na ako, kaya... Umaangat sa lupa ang mga paa ko. Dahan-dahan na akong lumulutang sa hangin.
tataas ka lang, tataas! Hanggang gusto ko, Chief! Rugo! Ibaba mo ako! Kapag hindi mo ako binaba, mabubutukan kita! Patataasin kita hanggang sa labas lang. Mamamatay sa pagsik ng kapangyarihan ng mundo! Divina, babalik ako kay Naruto. Tay, bakit pa po kayo babalik doon? Ayaw na po kanya sumama sa inyo si inay. Wala sa sariling inay mo dahil sa pagkayuma sa kanya ni Rufo. At hindi rin kanya tinatabla ng patalimang lalaking kinakasama niya. Oh, at pambihirang lakas niya. Kaya nagulpin niya ako. At hindi rin tinatabla ng mga bala. Muntik na nga niyang mapatay pati si Chief. Tay, eh kapag nagbalik po kayo doon kinamang Rufo, para na rin kayo nagpakamatay. Eh paano anak? Hayaan na lang ba natin habang panahon magsamang nanay mo sa ibang lalaki? At tuluyan ang masirang ating pamilya? Rufo, bakit ka napangiti na sindihan mo ang mga nakatirik na itim na kandila? Sabel, hindi pang karamiwang kandila ang mga death candles. Death candles? Mga kandila ito ng kamatayan. Kapag sinindihan ko ito at unsal ako ng death spells, sino mang taong isumpa ko ay isusumpa niyang siya'y isinilang. Sino? Sino ang gagamitan ko ng mga death candles? Ang mga taong nagtatangka sa aking buhay. Si Dario? Oo. Isang asawa mo sa buburahin ko sa mundo. Unahin kong mawala sa landas ko ang mas malaking dilig. Siya ang unang pahirapan. Hanggang sa mamatay sa bagsik ng kapangyarihan ng budo. Ano, Divina? Parang gusto na magpakamatay ng itay mo? Opo, Chief. Kaya naparito ako sa presinto. Nagbabalak na naman po siya magbalik sa bahay ni Mang Rufo para mabawi ang inay ko. Hindi ko siya masisisi. Ako man ang lumagay sa katayuan niya. Gagawin ko rin ang lahat para mabawi ang asawa kong sumama sa ibang lalaki. Pero makapangyarihan po si Mang Rufo. Totoo yan. Napakahirap kalaban ng taong yon. Hanggang ngayon na, makirot pa itong baywang ko eh. Dahil sa pagbagsak ko sa lupa. Dahil sa kagagawa ni Rufo. Ano po kaya ang mabuti kong gawin para mapigilan ko ang itay ko sa pagpipilit na mabawi ang inay ko? Kakausapin ko siya. Ang likod ko! Chief, bakit kaya po kayong nagbuwan sa kinaupan ninyo? Divina! Bakit parang namimilitig mo kayo sa sakit? Tiglang kumirot ng matindi ang likod ko! Bakit po kayo naguhukad ng tulong uniform na ninyo? Parang may mga gumagalaw sa likod ko. May mga bukod po sa likod ninyo, Chief. Ha? Tinubuan ng mga bukod ang likod ko? Opo. Mga malalaking bukod na gumagalaw. Ano? Napakasakit ng likod ko. Sobrang sakit ng mga bukol na gumagalaw. Mamamatay na yata ako sa sobrang kirat.
tâm Bình Dị Thanh xin thông báo, ai đang gặp các vấn đề về dạ dày như viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, trào ngược dạ dày. Balikan natin ang kasaysayan.